Naniniwala naman ang Department of Tourism na may magandang epekto sa iba pang mga tourist spots sa bansa ang pagnanais ng Pangulong Rodrigo Duterte na maibalik ang dating kalagayan ng Boracay Island. Ito ang reaksyon ni Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre sa naging desisyon ng Pangulong Duterte na linisin at isailalim sa rehabilitasyon ang sikat na tourist destination sa bansa. Ayon kay Asek Alegre, kumikilos na ang iba pang malokal na government units upang ayusin at tutukan din ang mga tourist spots sa kanilang nasasakupan. Pagsuyo. Nakakatuwa na naging positive yung effect. Yung feedback, ano? At a certain point kasi, iiwanan na natin ang ano yung Boracay kasi matutuloy na yung infrastructure at development siya at upgrade. Mm-hmm. At titingnan na natin yung ibang lugar. Ang kagandaan na, inuanahan na kami ng mga LGUs. Kaya, nag-report na sila sa amin ngayon na anong ginagawa, itong ginagawa namin ngayon. Sumasabay na kami sa linis na gustong ipatupad ng Interagency Task Force. Samantala, nanawagan naman ang binuong Interagency Task Force sa taong bayan na makipagtulungan para maibalik ang tamang proseso sa Boracay Island. Alam mo, ang gobyerno nakahandang magsakripisyo. Kasi dapat na natin isipin yung long-term solution. Alright. 56 billion ang kinita ng Boracay in 2017. 56 billion. Laki na ho yun, ah. Ang posisyon po ng gobyerno. Ano ba naman yung konting clean-up? Tama. Maaka-apekto ba yan sa bottom line mo yung 60 days na proposal na magkaroon ng shutdown? Sa kinita mo all those years? In fact, sabi nga namin, kami tutulong, magkakaroon kami ng livelihood, magkakaroon kami ng training para yung mga ma-displace. At ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte kagabi, under a state of calamity, calamity funds can help people that will be displaced. Kung dadating sa puntong may 60-day closure, ano naman yun dun sa pakinabang mo habang buhay? What you will benefit from after the cleanup. Tama po. Kailangan lang natin malagay sa tama ang lahat. Alam mo, pinakamasakit sa lahat, ang Boracay Island is an international, world-class resort island. Exactly po. With poor services. Poor service! poor public services. Alam niyo, sir, ako maraming beses na naimbitahan. Sinabi pa ni Asek Alegre na nakikita na ng buong mundo ang seryosong hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang pangalagaan ang turismo sa ating bansa. Dahilan para dagsain din ito ng mga dayuhang turista. Sa katunayan na niya, umabot sa mahigit 6.6 million foreign tourists ang dumating dito sa ating bansa noong nakalipas na taon.